guys, welcome to my channel. For today's video, I'm gonna be reviewing the Revlon Colorstay Makeup for Combination / Oily Skin. So, kinuha ko yung shade na 330 Natural Tan. So, hindi to first impression review. I have used this maybe 2 or 3 times in the past month. So, this one, chinek ko sa Revlon.com. Sabi dito, meron silang 18 shades. Kaya lang, sabi pa, konti lang yung shades na available and wala akong masyadong freedom to choose, especially dun sa mga medium tones. Kasi usually, mga fair skin tones yung binibenta sa European drugstores. And yeah, I chose 330 Natural Tan kasi ito na yung closest. And yung old version nito, I think walang pump, but this one meron na siyang pump, which is a plus. Yung price nito, it's €16.95. Itatry kong i-convert siya and ilagay somewhere sa screen yung price niya in peso. Ito yung skin ko without any makeup on. May mga blemishes ako and meron akong small bumps sa forehead ko and mga acne marks. If you're using a long-lasting makeup, usually sila yung mga kinds na mabilis mag-set. Kaya I advise na to work on sections. Actually, hindi na naman masama yung shade. Medyo okay naman siya. Ang only criticism ko lang talaga dito is yung mga available na shades dito sa Europe, nahihirapan ako i-match sa skin ko. Medyo off pa siya sa skin ko, to be honest. Pero madali siyang i-blend, wala akong problema doon. By the way guys, hindi pala ako nag-prime para lang makita nyo talaga yung full effect ng makeup. So, ito siya on one side of my face. As you can see, na-cover na niya yung mga spots ko. Hindi siya ganun overly matte and actually, medyo tacky siya and natural lang yung finish niya. Na-match naman niya ng maayos, I think, yung skin ko. Ang criticism ko lang dito sa 330 Natural Tan, medyo pink-based pa rin siya in person. So guys, ito na yung Revlon Colorstay on my face. I applied just one layer, pero you could already see na na-cover na niya lahat ng blemishes ko and problem areas. I didn't even have to put any concealer on kasi sobrang okay ng coverage nito. And it's actually very long-lasting. Sa longevity, wala akong masasabi. Sinuot ko to sa wedding ng friend ko. I started applying it at around 12:30 ng tanghali. And umuwi ako ng bahay mga around 8 o'clock or 9 o'clock na. And the foundation still looks good. So I'm gonna set this with powder. I'm gonna apply the rest of my face makeup and I will be right back. Hi guys! So I have applied the rest of my face makeup. Itatry ko na i-update kayo throughout the day. It's already 2:13. Baliktad ba? Yeah, 2:13 ng hapon. Official check-in time would be maybe 1:55 kasi noon ko siya talaga nilagay sa skin ko. And yeah, since meron na naman ako na eye makeup, naglagay na lang ako ng konting face makeup, a little bit of bronzer, peach blush, saka konting highlight, and yeah, lipstick. And I contoured my nose. Eh, hindi lahat ng tao pare-pareho yung experience. Pero as for me, I really like this foundation. It stays on for so many hours. It will still look good at the end of the day. The only downside dito is yun nga yung shade range niya. Masyado siyang ma-pink, in my opinion. And medyo heavy siya sa feeling. Hindi ko siya mare-recommend as an everyday foundation. But if you want something for special occasion, okay tong foundation na to. Mag-check-in ako sa inyo mamaya just to show you how the makeup wears throughout the day. So, I'll see you later. Hi guys! I'm back. As you can see, medyo madilim na. It's been 5 hours, more than 5 hours since I first applied this foundation. I'm sorry, hindi ako nakapag-check-in kanina while I was outside. So, ayan, naka-uwi na ako ng bahay. We ran some errands. Sinamahan ko yung mother ko. It's exactly 7:06. 7:06 PM. Sinuot ko tong foundation na to, 1:55. So, ayun. And this is how the foundation looks after a total of 5 hours. Just to remind you guys, hindi ako naglagay ng primer, hindi ko rin to ginamitan ng setting spray or anything. Sobrang init today. Actually, dito sa room ko, medyo mainit. And as you can see, yung foundation, ganun pa rin yung itsura niya. Medyo nag-fade lang siya ng konti, I think, sa nose area. Pero, maganda pa rin naman tingnan. Hindi naman halata. And yung coverage, andun pa rin. Natatakpan pa rin yung problem areas ko. Nag-fade lang siya ng konti, pero hindi naman drastic. Andun pa rin yung contour.
May bronzer pa rin ako, saka yung peach blush ko, and then yung highlight, andun pa rin talaga. And yung makeup ko still looks good, even if hindi ako nag-primer or nag-setting spray. By the way guys, hindi ako nag-retouch. Ito lang talaga yan. What I did is, pinunasan ko lang yung pawis ko. Actually, so just to wrap it up guys, pros, long wearing, high coverage, natural finish, perfect for events. It also looks good on camera as you can see right now. And yeah, like I said, long wearing, very long lasting. Cons, medyo heavy siya sa mukha when you first apply it. Pero actually, nawawala din naman yung feeling na yun after a while. What else? Yung shade range lang talaga. I hope they have more shades na mag-fit sa Filipina skin. Especially dito sa Europe. Maybe in the Philippines naman. Meron kasi targeted yon to Filipina skin. Para sa akin yung natural tan. This is also available in the Philippines. And in my opinion, medyo pink pa rin to. Even if ito na siguro yung perfect shade for me ngayong summer. So, kung medyo may yellow undertone yung setting powder na gagamitin nyo, okay na din. So guys, and thank you for watching. If may mga gusto pa kayong foundation na ipa-review, please let me know in the comment section down below. And yung mga experience nyo about this foundation, you could also put that in the comments. So, thank you for watching. If you found this video helpful, please give this video a thumbs up and mag-subscribe na rin kayo sa channel ko for more reviews like this. Bye!